Good morning, Mama Ren. Nagluto pala ako ngayon ng kanang palaya na may sabaw tapos may tilapia. Una ko na nga ginawa nung mainit na itong mantika, pinirito ko na muna itong tilapia. Bali, 2 piraso lang ito. Hinati ko lang sa gitna kaya naging 4. 2 nga ang pinagpipilian kong iluluto dito sa isda. Gusto ko kasi yung may sabaw. Ang in-order ko kasi kay tita is talbos ng kamote pero ang dumating ay talbos ng ampalaya. Gusto ko sana nalagyan ng kamyas kasi parang gusto ko na maasim. Pero okay lang din naman kasi masarap din naman ito. Kaso lang mapait siya. Para talaga siya ito para sa akin. Kasi gusto ko nga pampatagdag din ng dugo yung ampalaya. Diba? Yung mga daon ng ampalaya o kaya bunga naman ng ampalaya. Para nga siyang folic acid para sa akin. Ito na nga, ang una kong ginawa, ginayat ko na muna yung luya. Tapos pinilatan ko na rin itong 10 pirasong sibuyas. Saka ko naman ginayat na maliliit lang. Bali, 1 buong sibuyas pala ang lalagay ko dahil masarap din kasi sa ating mga inuulam o pagkain ay madami mga sibuyas na sangkap. Nung una nga ay nagdadalawang isip pa ako kung ano pa talaga ang luluto ko o ano sasahog ko na parang mga talbos dito sa lulutuin ko. Pero no choice talaga ako kaya naman ito na lang din yung nilagay ko yung dahon ng ampalaya. Ginayat ko na rin pala itong 4 pirasong kamatis. Bali, ito palang kamatis na to. Yung iba dito hindi pa gaano hinog. Pero okay lang naman. Pakukuluan lang din kasi ito. Para lang din kasi parang may konting asim yung aming ulam. Pagkatapos ko nga magayat ng kamatis, kumuha na rin ako ng konting dahon ng ampalaya. Maganda rin pala itong dahon ng ampalaya kasi nga pinapainom ko rin kay Yuki. Nagkaroon kasi siya ng sipon. Mabuti nga ipaalis na rin kasi nga malapot na rin yung sipon niya tsaka parang kulay ko na siya gatas. Inilagay ko na nga itong luya, sibuyas, kamatis dito sa tubig. Pakukuluan ko lang din sa kaldero. Pagsasama-samahin ko lang din. Sinama ko na rin pala dito yung pinirito kong isda para maluto din siya tsaka lumambot. Nung kumukulo na nga ito, naglagay na rin ako ng konting dahon ng ampalaya tapos pinakuluan ko lang din. Yun nga lang, kaya siguro sumobrang pumait kasi matagal ko siyang pinakuluan. Pero okay lang naman yun sa akin kasi naubos ko naman siya lahat ng sabaw. Parang hinigop ko na rin kasi maganda rin yung para sa mga buntis. Nung kumulo na nga rin lahat ito, inilagay ko na rin itong pampalasa. Naglagay na rin ako ng konting asin tapos papakuluan ko lang ulit saglit para lang maluto rin yung asin na inilagay ko. Mga ilang minuto nga lang at nung kumulo na ay pwede na natin itong hanguin, mga mare. Buti nga kahit is first time ko lutuin to, nasarapan naman ako. Ako lang din nakaubos kasi nga ayaw pa ni Yuki, konti lang din yung kinain niya. Kain tayo, mga mare. Yung inalmasal kasi namin to hindi ko naubos. Kaya naman yung mga bandang naglilinis na ako at medyo natapos na ako ng ibang gawain, may narienta ko na rin. Pagdating din ng tanghali, may natira pa, ay kinain ko na rin din naman. Nangihinayang din kasi ako. Tsaka hindi naman din ako nagsasawa sa mga pagkain. Basta masarap pa naman siya, tsaka hindi pa siya sira, kinakain ko rin naman. Para din naman ito sa akin, tsaka kay baby. Thank you and God bless you sa ating next video.